did you praise the Lord? Yahweh.
for all the, again, things na talagang naranasan natin everyday. Again, pag wala ka ating Diyos sa buhay, tuloy na hindi tayo makapagpatuloy sa ating buhay. Amen. As we're going back to the Word of God, again, it says all your weariness, tuloy mo ito sa ating Panginoon. Lahat ng kapagulan, because God will give you peace. Just stay still in His presence. In the midst of all the troubles, of all the battles, na naranasan natin every day in our lives, again, pangalaman natin ang salita ng Diyos. Ngayon, kapatid, ibigay mo ang pag-uwi.
Thank you.
morning to all of you. It's nice to be in the house of the Lord. Amen. Okay, so just a one po ha, pauna ko lang po sa inyo, medyo meron itchy throat lang po ako. So once in a while, ma-interruption po tayo. Okay, yun sa akin. But please pray for me, O God. Okay, ipag-pray niyo po ako sa Panginoon na ma-deliver po natin ang mensahe sa araw na ito. Because I'm so excited to share to you God's Word. Okay, at alam po, na-interesado rin kayo and you are excited na marinig ang salita ng Diyos. Amen po ba? Tingnan mo ang katabi mo, ipakita mo na you are excited and you are not frustrated. Singkitan mo. Okay. Okay. So, ang maganda pong ating pag-uusapan ngayon, okay, alam niyo po, ang ating pag-uusapan is hold on and stay in the boat. Okay, I would like to read our text coming from Acts chapter 27, beginning verse 30. Ang sabi dito, then the sailors tried to abandon the ship. They lowered the lifeboat as though they were going to put our anchors from the front of the ship. But Paul said to the commanding officer and the soldiers, you will all die unless the sailors stay aboard. Okay. Ito po yung istorya na kung saan, naalala niyo po ba? I think I shared this before. Kasi Pablo ay ginatulan. Okay? Siya ay kinulong. He was beaten 39 times times 10. Ganyan po katindi ang ginagod ni Pablo just to, para sa kanyang pananampalataya. At nung sa kanya ay ano, 2 years, sinatulan siya, dinala kanyang kaso kay Governor Festus, kay Governor Felix. And then sa Acts 27:31, wala pong nakita ang kasalanan na nakita ang mga gobernador na ito. So kaya lang, si Pablo bilang Hucho, siya po ay nakaisip na, I would like to appeal. May karapatan ako na mag-apila. So gusto kong dalhin ang kaso ko ito kay Emperor Cesar. So he was going to, pinayagan naman siya because being a Jew, meron siyang karapatan. So umapila siya, kaya lang, pagpunta niya doon, this is the time na, ito po yung time sa Acts 27 na maglalayag sila going to Rome, Italy. Okay? So, during that time, sa kanilang journey, marami pong nangyari. Okay? For sure, there were so many struggles because the weather was against them. Okay? At kaya lang, marami yung mga sailors, natakot na sila kasi sabi niya, naku, ganito ka nangyari. Naku, wala nang nangyari sa buhay natin. Tatalo na lang kami. At sabi ni Pablo, pag tumalo kayo, mas lalo kayong mapapahamak. Kung gusto nyo na mabuhay pa, just stay on the boat. Okay? So that's our message for today. Okay, alam niyo po, ang storms o ang mga bagyo sa ating buhay, ito po ay nag-reveal kung ano ang pundasyon natin sa buhay at ating pananampalataya. Amen. Amen po ba? At minsan, ito rin nakita kung saan ba naka-angkla ang pananampalataya mo, kapatid. Kung saan ka naka-angkla. And sometimes, hindi man masira yung ating barko o bangka na sinasakyan, but sometimes tayo mismo ang tinitira ng mga bagyo sa buhay. So we can say that sometimes, yes, we may be itong pandemic season na ito, we are on the same, we may not be in the same boat, but we are on the same storm. At maging sa Biblia, titignan natin, maging mga alagad, kasama na nila ang Panginoon, and yet, meron pa silang nasagupa na storm. So, it's not an assurance na kung hindi ko magkasama mo na si Jesus sa buhay mo, wala ka nang pagdadaan ng bagyo sa buhay mo. There may be storms in our family, in our marriage, in our business, in our career, even in the ministry, in the church, kung nag-minister ka, marami. So, marami tayong pagdadaanan. Pero, katulad na sinabi ko, it's not an assurance na hindi ko magkasama mo ang Panginoon. Hindi ibig sabihin, wala ka ng bagyo na sasagupahin sa buhay mo. Amen? And sometimes, the storms in our lives are seasonal and some are inevitable. Hindi na iiwasan. Amen? Meron din naman mga pagsubok sa ating buhay, bagyo sa ating buhay na hindi natin nakikita. Minsan hindi nakikita. Minsan, nawawasak yung ating barko. Ano po yung bangka na sinisimbolize niya? Sometimes, yung ating business na nandun na security natin. Sometimes, nandun yung career na ating inaasahan. Ito yung mga bangka sa ating buhay. Minsan, yung mga tao na akala natin, kasama natin all the way to our journey. But in the middle of your journey, iiwanan ka sa ere. And ngayon, most of the storms today, naranasan ng mga tao, internal. Marami ngayon ang mental disorders. Marami ang nade-discourage, marami ang nade-depress, marami ang nai-stress.
So, mental illness, marami. At meron din naman sa puso. Meron yung mga childhood, mga trauma. Meron mga, may mga thoughts, yung mga kaisipan, mga negatibong kaisipan. At meron naman mga bitterness na hindi mawawala sa puso nila. So, iyon yung mga storms at minsan na dumarating sa ating buhay. Pero tandaan po natin ito. Hindi porque minsan kasi may mga tao na common, may mga bagyo sila, they thought that the devil is on the winning side. And God, kinalimutan na siya ni Lord. Pero tandaan po natin ito. Hindi porque may bagyo ka na pinagdadaanan ngayon, ay bibitawan mo na si Lord sa buhay mo. Always reminding you, mga kapatid, don't give up on your God! Even though na binitawan ka ng kaibigan mo, binitawan ka ng kapamilya mo, binitawan ka ng kahit sino, if your career is not working, if your business is not working, if your ministry na parang hindi nag-work, please, don't give up the reason and the right para iwanan mo si Lord sa buhay mo. Dahil kailanman si Lord sa atin, ano man ang ating season ng buhay natin, kailanman hindi tayo iniiwanan at pinababayaan ng Diyos. It's easy for many people today na pitawan ang Diyos. Kasi nga akala nila kung may pagsubok sa buhay, iniwanan na ako ng Diyos, kinalimutan na ako ng Diyos. Pero hindi po totoo yan. At makita natin sa Bible, success is always measured by the joy. Okay? Ang tunay daw na tagumpay ay nakita yan kung gano'ng mahaba na ang nalakbay mo sa buhay mo. Amen. Pero tandaan natin that even in the gospel, repeatedly, pag ang mga alagad kasama ang Panginoon ay sila'y maglalayag, si Lord lagi magsasabi, let's go to the other side. Amen. Ano pong ibig sabihin nito? The success in our journey, it depends. Kasi kung tayo po nag-journey, meron po tayong mga kailangan. Una, security. Siyempre, pag mga nalaman, oh, ligtas ba dyan, lalo ngayon sa parang ngayon, pag pumunta ba tayo dyan, ano ba yung mga, ano, ligtas ba yung safe ba yung lugar na yan? Tama po ba? That's the number one that we will check if we have the journey, kung tayo may kakaroon ng paglalakbay. Ngayon, sa ating buhay, for us to be secure with our journey at magkaroon tayo ng successful journey in life, ang ating security, una-una ay ating Panginoon at ang kanyang salita. You cannot make it to the other side unless Jesus is with you. Amen. You cannot make it. Kaya minsan, hintayin mo muna ang instruction ni Lord kung saan ka papupuntahin ni Lord. Kasi si Lord lang ang nakakaalam sa right spot, sa tamang lugar para sa'yo, for you to grow and to be successful in life. Okay, palagpakan natin ang Panginoon. Because of security, hanggat alam mo na may kasama ka na alam yung lugar, di ba? Maligaw tayo dyan. Uy, alam mo ba yung lugar? Ay, di ba? May wish naman eh. Minsan si wish nagliligaw pa eh. Di ba? Minsan, meron pwede sa akin mga kapatiran. Naku, huwag mong asahan niya pag yan ang nabigay ng direksyon. Sabi niya, kumanang ka, pero kamay niya kaliwa. Di ba? Ako din gano'n eh. Pag ako mag-alala, ako din gano'n. Pag sinabi ni Pastor, usan na tayo, kumanang pa sa kaliwa. Tapos, kumaliwa ka sa kanan, ano yun? Di ba? So, minsan yung security natin, pag meron tayo, alam natin, ah, huwag kang nalala, kasama naman natin si Anoy, alam na natin yung lugar, yung pasikot-sikot dyan, tama mo ba? Kaya nga yung success natin sa pag-journey, sa paglalakbay, kung si Lord ang kasama mo, tiyak makakarating ka sa iyong parang puntahan. Amen! Hallelujah! So, let God be your direction. He will give the direction in your life. And for us to have a successful journey, naalala nyo, doon sa Acts 27 na yan, kasi nga, di ba, naalala nyo na talaga yung hangin sa kanya, sabi niya, oh, punta tayo sa fair heaven, doon tayo dumaong. Sabi ni Pablo, hindi yan yung hangin sa atin, pagpunta dito eh. Hindi pinakinggan yung kapitan, ano, si Pablo, ang pinakinggan yung may-ari ng bakot, yung kapitan. So, ano nangyari? Lalo silang napasama, nasira, yung lahat ng mga cargo nila, inilaglag nila sa dagat, lahat, tapos na lahat yun ng barko, nasira na, palubog na. Sabi ni Pablo, di ba, hindi kasi kayo nakikinig sa akin eh. May vision ako. May binigay sa akin ng vision ng Panginoon. Pakinggan niyo ako. Kaya lang, most of the people in our surroundings, mga balig natin, yes, kahit na meron sinabi sa akin si Lord, sometimes there are people that will reject you. There are people that will not believe in you. Tama po ba? Just like the same. So nagkakagulo na sila. 14 days na naglalakbay sila. Gutom na ako,
6, sa barko na yan, kasama si Pablo. Okay, so nag-anchor na yan, napaka-importante po, nag-anilalakpay, eh, papayama ka! Para nasa ano ba, nahaba kayo nagdadrive, tapos ang gulo-gulo ninyo, nag-aaway-aaway ka sa nandang sakyan. Tapos yung driver, ano ba, sa madala ako pata? Sabi mo, ano ba na tayo sa jumping eh? Hindi din sa jumping, tumatunan, ayaw ka lang! Wala tayo kumain, mabili na tayo! Sige, tulong ka na, nasa ganun, nag-anap. Ang kinagawin sa room, nasa sakyan. Para namin makaka-relate. Hindi mo, saan ba talaga? Uwi naman tayo, hindi. Sabi nang tumayin muna eh. Sabi ko, dadaanan ko muna to. Diba? So, pag ikaw naglalakbay na magulo, tiyak, walang magandang direksyon na patutunguhan. Lalo na po yung driver ko. Bumpate. Siya pa naman yung may hawak ng manibela. Kaya tip lang po ha, huwag yung kaguloy yung mga driver. Papuntang langit na ang biyay. Ang guloy yun. Diretso ko na sa langit. Okay, pero sa ating buhay, asan nila pa yun sa John 16:33? Because, you know, we are in strangers here in this world. Tayo naglalakbay at alam ng Panginoon yan. Pero sabi ng Panginoon, may warning na eh sa John 16:33. In this world, makaka-encounter kayo ng maraming kapigatian, kaguluhan, and danger sa inyong paglalakbay. Pero, sabi doon, huwag kayong mag-alala. Don't worry, be at peace, because I have told you, in me, you will have peace. Unless si Lord ang maghari ang manguna sa atin, doon lang natin mararanasan ang tunay na kapayapaan sa ating mga buhay. Amen! There is no other source of peace beside God. Si Lord lang ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Amen? And for us, para tayo makapag-travel successfully, it is companion. Misa, di ba ilustrasyon ko sa inyo? Misa na paglalakbay, di naman yan sa layo, kundi depende sa kasama mo. Na kahit sabihin mo na lalakarin mo lang yan, mula ang ono hanggang tay-tay, di ba? Pero pag kasama mo, di ba? Sit na sit kayo, naka-holding hands pa kayo. Tapos nag-negatuan kayo. Ha? Nasa tiyang hina pala tayo? Bakit na tayo? Pero pag ang kasama mo, ayaw mo, di ba? Paglabas mo lang dyan, ba't kasama yan? Diablo? Actually, ang sabi sa John 10:10, ang kanyang
purpose to destroy us. Pero hindi naman talaga agad, hindi naman to destroy us lang ang purpose ni Diablo sa atin eh. Ang gusto ng Diablo, i-separate ka! Bakit gusto kang i-separate sa karamihan? Kasi palag-isa ka, madali ka na mag-i-give-up. Diba, yun ang mga dahilan ng mga tao? Gusto ko naman ako kasi nag-iisa na lang ako, wala nang papasin siya ako, wala nang sumasama sa akin. Ayoko na! Diba? So, yun ang purpose ng Diablo, to separate you. Para ikaw, madali kang tumalon sa iyong bangka. Pero tandaan natin, sabi ni Pablo, may vision ako, yes! Sabi ni Pablo, yes, may vision ako. Binigyan sa akin ni Lord yun eh. Ay, yung cargo natin, mawawala, masisira, yung barko masira. Pero tandaan natin, we will make it on the other side. Just hold on and stay in the ship. Kaya kapatid, ano to? Kung kaninong message ito, para kanino to? Pero alam ko, nangungusap sa iyo ang Panginoon. Kung gusto mo nang tumalon, whoops! Pakinggan mo to, hold on and stay in the ship. Amen! So staying authenticates your faith. Okay, so ito po ay nagpapakita ano ba talagang klaseng pananampalataya na meron ka. So tandaan po natin, kung saan man, nakakita na po ba kayo? Halimbawa, may sinabi sa balita na may parating na bagyo, signal number 3. Meron ba kayo nakita na magsasaka? O may ari ng puno? Uy, may bagyo daw, ilipat natin yung puno, ilipat natin dito. Parang hindi mo po ba? No, they didn't do that! Hindi nila ilipat ang puno! Why? Because they were there, because they are planted there. Hindi niya alisin yun, may bagyo. Kasi alam nila, doon talaga sila nakalagay at doon talaga yung tamang lugar ng kanyang pagtatalungan. Just the same with us. Tanda po natin, it is God's job to get you planted. Kung nasaan ka ngayon, sa kakabilang na pamilya, sa kakabilang na kumpanya o ng business, God planted you there. It's God's job to get you planted, but it is our job to stay planted. Amen? Trabaho lang ng Diyos na ilagay tayo sa tamang lugar na pagtataniman sa atin dahil alam ni Lord ang tamang lugar para ikaw ay lumago at maging matatag bilang tao. Ngayon, nasa atin naman kung paano tayo mananatili nakatanim nun. It's our job. Okay? So tandaan natin, minsan maraming mga tao ang agad nag-give up. That's why si Pablo ay may advice sa lahat sa atin. Sabi sa Colossians 3:23, for us to not easily give up and abandon our ship, sabi sa Colossians 3:23, work willingly at whatever you do as though you were working for rather than for people. Kung sa asawa mo, isipin mo, Lord, kung nagiging mabait ako, pinaglilingkuran kong asawa ko, it's not for him, para maging masaya siya, yes. Pero unang-una sa lahat, dahil mahal kita, doon gusto kitang pasayahin, Panginoon, sa buhay ko. At sinabi mo, Lord, submit to our husband, then I will submit. Kasi pag-iisipin natin, if your motivation, kung ba't ka nag-i-stay, bawa sa asawa mo, naku, wala na akong cheese, napakasalo ko lang sa kanya, naku, sabi ko naman sa kanya. Di ba? Di ba? Kami naman lang sa choice eh. Pero mayan lang ang motivation mo, naku po. Kaya nga din sasabi ko, lalo na sa mga wala pang asawa, be sure na ready ka, ha? Baka mamaya, kung kailang nakasalakit, saka kayo magkakaanuhan. Alala ko yung kwento nung ano, nung mag-asawa, ako ka na, kwento ko na ba sa inyo? Di ba sabi nung lalaki sa bayan, nagdidimog sila ng 20 years of anniversary nila, wedding anniversary. Sabi nung asawa niya, nag-gan sila, sabi niya, natatandaan mo, sabi niya, di ba? Nakasal tayo dahil nahuli tayo ng tatay mo. Di ba, hinalikan kita noon? Tapos di ba bilang kinatuwa ng baril? Ano? Baka kasalan ang bahala ko, ikukulong ka ng 20 years! Sabi ng lalaki, sayang no, sana laya na ako. Sana wag mo din yung pagkakataon na magsisi tayo pag naano na tayo sa marriage natin. Kaya dapat pag-iisipan natin yan. Pero sa lahat ng ito yung motivation dapat natin. Ginagawa ko ito para sa ating Panginoon. Pag isang paglilipod natin dito sa church is in our doing the ministry, maraming mag-o-offend ka, maraming mag-disrespect sa'yo, maraming di maniniwala sa'yo. Pero patandaan mo, lahat ng yan di mo ginagawa para sa tao, ginagawa mo yan para sa Diyos. Amen! Hallelujah! And that will be our motivation. Now, tandaan natin, you are staying because you are moved.
Okay? So, mamaya, pag-usapan pa natin yan. Why we need to stay? Okay, bakit kaya gusto ng Panginoon at hindi lang yung advice ano? Kasi alam ko, nagagaling mo sa Panginoon, sinabi ni Pablo, sa atin may vision ako, hindi natin sa akin ang Panginoon eh. Ngayon, ang Panginoon, bakit kaya kailangan tayo mag-stay? Una, your root will go deeper. Okay, nakakita na ba kayo pag ang puno magmumunga na, bigla mo inilipat? Ano mangyari mo sa puno? Di ba? Kaya yung mga tao na, ay, ayaw ko na dito na lang ako. Ay, ayaw mga ganyan, dito na lang ako. Ay, alam naman, hindi ko gusto nga nyo, makakarapin ng mga tao dyan, dito na lang ako. Di ba? Alam mo yung mga tao gano'n? Ako, huwag kang umasa nung successful ka. Kasi nga, naiintindihan ng Panginoon, kaya nga yung puno, kailangan malatili dyan, kahit may bagyo dyan. Kasi pag hindi natili yan, hindi uugatan yan. Kaya nga, in order for us to grow up, you need first to go down. Ayaw na mga tao na lumalim. Kasi nga, pag nasa ilalim ka, mainit, masikip, madilim. Pero yun ang minsan na kailangan mo eh. Minsan kailangan ilubog ka ni Lord eh. Kasi pag lagi nakataas, di ba, gusto mo mag-i-assist sa ano ka, pero hindi mo alam. Kaya minsan, kailangan gusto lagi natin yung highlights sa isang tao. Bawa, ito na din Michael Jordan. Yung mga highlights ng mga laro niya, ilang seasons yun, yung mga duck niya, nakagaling yung dila, gagaling ng matap niya. Pero yung detail niya, bago siya naging ganun, hindi natin pinapanood. Kasi ayaw natin ng hirap. Gusto natin naging comfort. Tama ba? Pero for you, to grow up, you need to go down. At yun ang gusto ni Lord na you need to stay. Huwag kang kadalis, huwag kang mag-equip. Di ba? Sabi naman, madali kasi para sa mga tao mag-quit ngayon. Di po ba? And sometimes, hindi mo kailangan ng college degree para mag-quit. But it takes a lot of faith to stay. Ang dami na yung temptations para ikaw ano? At minsan, marami nakaka-offend, marami ibabalanda sa atin ang diablo para iwanan mo ang pagko mo, iwanan mo ang marriage mo, iwanan mo lahat. Not even yung pinagagawa sa inyo, Lord, iwanan mo. Pero tandaan natin, ang gusto nila, why? Bakit? Kasi po, the fruit system depends on the root system. Ang root kasi, iyan ang nagsusupply ng lahat ng nutrients sa puno. The strength and the vitality of the plant depends on the root system. If you see something wrong with the fruit, then you check with the root. Kung may nakikita kang mali, bakit puno kang bunga niya? I-check mo yung root. And sometimes, si tayo makapagpatuloy, we cannot stay because sometimes our root, may problema sa ating root. Baka minsan, lagi natin kasama yung friendship natin, yung friendship root natin. Baka mali. Baka makaibigan natin kung ano yung mga sinasabi sa atin. Sometimes, yung ating values, baka mali. Kaya it's easy for you na to abandon the ship, na do not stay. Marami na trabaho dyan eh. No, it's not. To stay? Pero gusto ni Lord, lumalim ka. Yung pagkatao mo, yung personality mo, yung character mo, yung talents mo, gusto ni Lord, i-develop yan. Kaya na, kung lagi ang aayaw, konti hirap lang, ay, ako na dyan, ang hirap ng trabaho, dito na lang ako sa kabila. Ay, ang hirap pa na dyan, ganun na lang dito. Diba? So, hindi po tayo mag-grow. Ngayon, ang root, so, nandun nakadepende kung ano yung magiging fruit. Okay? So, pangalawa, bakit we need to stay? It confirms your calling. Minsan may lumapit sa akin, sabi niya, Pastora, alam niya, naiganyo ako, parang gusto ko na rin maging pastor. Parang gusto ko mag-preach, no? Parang dali-dali mag-preach na ako. Sinasabi ko sa iyo. Kung ako lang. Sabi ko, yes, when I started, hindi po ako, wala akong Bible school background, education. Why I'm staying? Because I know God called me to do this. Kasi pag hindi na talaga tinawag dyan, this is my advice. If you're not called there, don't do that. Kasi pag ikaw naging pastor, there were sleepless nights. There were times that you will be rejected. Diba? You will be offended. You will be disrespected. You will be drained. Ngayon, kung hindi ka tinawag para gawin ang bagay na yan, may ibigay ka. Pero pag alam mo, tinawag ka ni Lord,
tiyak mananatili ka dahil alam mo kung sino ang tumawag sa iyo. Amen! And He is the one that will sustain you to accomplish your purpose in life. Amen po ba? Minsan kapatid, madali tayong gumibak, iwanan natin mga bagay na yan. Pero hindi natin alam kung bakit tayo itinanim ni Lord sa lugar na yan. Kasi gusto ni Lord na mangyari yung purpose niya sa buhay mo to accomplish your purpose in life. And sometimes, may mga tao, they're different personalities, yes, for us, kaya kailangan maging malalim tayo. Kasi it's easy for us to love people with many assets. Pero kung maraming liabilities sa isang tao, it's very hard to love them. Kaya kapag hindi ka rooted sa Word of God, hindi ka rooted sa pagmamahal ng Diyos, hindi mo kaya mahalin ang lahat ng tao sa paligid mo. Pero tandaan natin, great relationship is a symbol, reflects that you are a great person. Makikita mo isang taong great? Kahit sinong tao, kaya niyang pakisama. Amen? Amen? At minsan, gano'n natin ha, namumunga tayo. Tanda natin. Makaka-stay ka lang dahil alam mo, si Lord mismo nagutos sa'yo. Si Pablo, bakit mo alakasan mo? Sabi na, huwag kayong tatanon. Dito sa Acts 23:11, na meron siyang vision. Kinausap na siya ng Panginoon. Boom! Hindi lang ikaw sa Jerusalem magpapatotoo. Dadalhin kita sa Roma. Sa harap ng emperador, magpapatotoo ka. Kaya man ako sa loob ni Pablo. Mawasak na niya, tapos manangangin, masak ng Diyo. Hindi, may salita sa akin si Lord. May pinagagawa sa akin si Lord. Haharap pa ako sa emperador. Magte-testify pa ako. And that's also our assurance. Kapatid, you stay dahil alam mo, si Lord ang tumawag sa iyo. Amen. At may salita ka na pinagagawa sa Diyos. Kaya kahit anong mangyari, makakatagal ka. Dahil alam mo, hindi ka iwanan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Now, if you are called, tanda natin ito, sabi sa Psalms 92:12-14, the righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of God. They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and green. Pag ikaw, alam mo, tinawag ka ni Lord, sabi doon, pag ikaw yung tinanim ni Lord doon, kahit ikaw yung matanda na! Excuse me po. Nandun pa rin yung passion mo! Nandun pa rin ang init mo! Nandun pa rin ang bunga sa'yo! Kasi alam mo, God planted you and God called you. Kaya iba-iba yung ating talents eh. At alam ni Lord kung saan ka dapat ilagay. Kasi minsan sa business din, pag hindi mo kaya mag-business na ikaw, paano mo makipag-usap sa tao, paano mo i-meet yung deadline, kung hindi mo kaya yun, huwag ka na mag-business. Tama ba? Kasi yung iba, akala nila, papasok sa business, ah, madali ka dyan. Alakot agad natin, oh, malaki kita dyan. Ang katakala, di ba? Excuse me. Ang lagi natin nakatagad yung kita. Yung sabi ko, laging highlights, laging output. Pero yung input niya, pinakita. Di natin pinagdaanan. Bago ba sila natin successful? Ano ba yung pinagdaanan nila sa buhay pang bihira? Ang dami nilang pinakasamahan. Ang dami nilang hinihilo dyan. Nawala. Natalo sila. Nabes sila lumakpak. Pero bago sila natili. Because they were called to do that business. Amen. Kasi kung hindi ka talaga para dyan, ito. So, una pa na, alam mo, struggle mo. Pero, paano sabi at ang tinawagan? You can stand against the storms. Amen! Hallelujah! Alam mo, na para dyan ka, kahit anong bagyo, kahit anong nakasahan, hindi ka matayo ka pa rin! At patuloy kang pinababawi ni Lord! Kasi nga, ang pananampalataya mo, nakaangkla sa ating Panginoon. Amen po ba? At minsan, iba naman, nawawala, o tumatawag sa ship, because they were offended. Alam mo, na-offend ako din sa ugali ng tao. Offend na ako dyan. Alam mo, na-offend ako sa kulay ng buhok niya. Na-offend ako sa kilay niya. Tandaan po natin ito. Tandaan po natin ito, ha. Being offended is an event. Isang beses na-offend ka. Pero staying offended is a choice. After 5 years, nagbago na ang kulay ng buhok niya, iba na yung kote ng kilay niya, offended ka pa rin. Ano yun? Sino lang?
naman yan, kulay pa ng orange, ngayon green naman. Ano ba yun? Parang parot. Ayaw yung kilay niya, yung sa mata, yung sa... Lahat na! Nakapokus ka na lang doon sa taong yun. Kasi yun ang offend sa'yo. Kaya nga, offend, be offended. Ano lang yan, event lang yan, nangyari yan, ngayon pa nangyari yan, okay na. Idolo po sa Panginoon, Lord, give me Lord na power na talagang hindi ko makita yung kahinaan ng kapatid ko. Kasi I don't want to be offended, Lord. Gusto ko, Lord, mahalin ko siya. Di ba? Kahit anong kulay ng buhok niya, kahit anong konti ng kilay niya, di ba? Mahalin ko siya. Di ba? Pero misa na hindi ka, na-offend ka, kasi mas maganda konti ng kilay niya kaysa kilay mo. Hindi ba? Alam niyo ba, ito nakakahiya ngayon. Most of the people, sabi ko sa nabasa ko ng libro, most of the people today, they leave the churches with the stupidest reasons. Stupidest. Kasi nung panahon ni Pablo, hampasin man sila, hindi sila aalis sa kanilang pananampalataya. And mind you, si Pablo meron siyang home church dun sa Jerusalem. Humanap siya ng bahay niya. Kasi alam niya, doon siya nilagay ng Panginoon. Okay? Ang mga tao daw ngayon, umaalis sa church kasi stupidest reason. Hindi kasi okay na mayroon yung pastor eh. Hindi kasi ako binagay. Di ba lang ako pinasalamatan? Ang dami ko kayong ginawa. Nag-insiya ko ng CR. Kaya pinasalamatan. Ano hindi mo umalis sa church? Ilang isang dahilan. Stupid, di ba? Stupid reasons. Pero ano pa lang ni Pablo? Hindi mo, bawat huli sa kanya, 39 na hampas, 10 times! O, ilang hampas ang ginagawa ni Pablo? Di ba? Tinapot sa kumuko ng mantika. Pero ano pa kung may isang pananampalataya? Isipin mo, para sa Diyos lahat ng ginagawa mo. Kasi pag sa tao, mabibigyo ka, mapaprostate ka, mag-disappoint ka. Gawin mo kay Lord yan, tiyak, i-bless ka. Diyan ka naman sa talapang para sa Panginoon. Amen! Pangatlo, ang sabi doon, look at Jesus. So Jesus, tandaan natin ha. When He was on the cross, sa Mark 15:29-30, and those who passed by derided Him, wagging their heads and saying, "Aha! You who would destroy the temple and rebuild in 3 days, save yourself and come down from the cross." Biro nyo ah, inatulad siya, pinako siya, magdamag, wala pa yun ah, wala, gutom! Dumahan yung mga bashers ni Jesus, "Oh, aha! Nakabako ko na yan ah! Anong sinasabi mo niya, gigabain mo ng 3 araw yung templo at after 3 days, itigil mo ko." Sige, nasa ganun kalalagayan? Ano gagawin mo? Meron namang kakayanan. Jesus has the power para pamukahin yung lupa at patahinin yung mga bashers niya, tama? Pero hindi niya pinatulad. He was not offended. Why? Because Jesus knew His purpose. Jesus knew He was called for that, to do that. Pero sabi niya, Lord, sa dami na narinig niya, na-offend na siya. Siguro, pero pagod na pagod, hirap-hirap, ang dami ng sugat, hirap-hirap na siya. Pero sabi niya, no! Hindi ko kayo papatulan! I'm here to stay! Kasi kung diyan ka natin dito, walang kaligtasan ang salibutan. Amen! Hallelujah! Tell the devil! Devil! You want me to be out, but I'm here to stay. Dahil alam ko, kung diyan ako mananatili dito, ano mangyayari sa pamilya ko? Ano mangyayari sa mga anak ko? Bibigay na lang sila. Ano kung magkakaroon kami ng broken family? Huwag na. Bababayan yung mga anak namin. Hindi na. What happened to the church? Kung iwanan namin ito, that every offense, may mga offense sa amin, aalis ako. Hindi. Ano mangyayari sa church? Paglipat-lipat tayo, hindi pwede yun. You are there for a purpose. Amen. You are planted there for a purpose, mga kapatid. But even na Himaya, si Nehemiah din. Yung matatapos niya na to build the wall kasi nga nawasak yan. Nung binibit niya, malapit ang matapos. At sabi sa verse, chapter 6, verse 2, Sanballat and Geshem sent a message asking to meet them at one of the villages in the plain of Ono. But I realized they were plotting to warn me. Naalala,
Alam niyo, pag malapit ang patapos na at malapit nang dumating yung ano mo, answer prayer mo, doon ka lalo ang atakihin ng diablo. Maniwala kayo. Pag meron kayong prayer, prayer request, at malapit nang dating, naku, ang diablo, naku, nagkakadali. Pagigil na natin yan, pagigil na natin yan. Diba, si Nehemiah, malapit na matapos yung wall. So I replied, sabi ni Maya. Napunta si Sanballat at siya, sabi niya, pamintahin mo dito si, ano, si Nehemiah. Gusto namin kausapan. Pero na-sense niya, na o-offend na sila, i-offend na siya, sasaktan lang siya. So I replied by sending this message to them. I am engaged in a great work. Sabi ni Maya. Ano sinasabi na dyan? Makipagkwento kayo sa akin? Kausapin niyo ako? Para ano? Pintasan ako? I-criticize ako? Huwag na lang! Ay, minsan mga kapatid, tignan ninyo kung anong nutrients ang pinapasok natin sa roots natin. Check nyo yung mga Netflix nyo. Ano mga movies ang pinapanood nyo? Ano mga music or songs ang pinapakinggan ninyo? Sino lagi nyo kausap? Stay away from toxic sources! Just like Nehemiah! Sabi ni Nehemiah, baka pagkwento na ako sa inyo, ay paano matatapos siya kung malipang ako? I am engaged in a great book. May pinagagawa sa akin matindi ang Diyos at hindi kita papansinin dahil hindi makakatulong yan para matapos ko yung pinagagawa ng Diyos sa akin. So I can come! Why should I stop working to come and meet with you? Tandaan natin mga kapatid, all of us, the ones that you received and accepted the Lord in your life, you are now engaged with a great work! Amen! I don't know kung sa kanilang ni Lord, pero alam ko kung sa kanilang sa ni Lord. Great work yan, lalo na pagaling yan sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! So sabi ni Nehemiah, you want me out? Well, I'm honest eh. Ma-offend na kayo sa akin. Ma-offend na kayo sa mukha ko. But I'm here to stay. Asan yung diablo? Ano? Gusto mo walis sa ano? Ah, hindi ako walis. Mind you, don't look for a perfect church. There's no way na makakita ka ng perfect church. Why? Because we are imperfect people! Saan ka naman nakakita imperfect people tapos makakaroon ng perfect church? Walang ganun! At kung may nakakita ka man, ako ka na pumunta, masisira yung church na yun. Ikaw makakasira doon. Hindi ba? So, pero may naniniwala, lahat tayo ay pinagsama-sama ng Diyos for a purpose. Let's just focus, let us engage our lives with the great work that God has called us to do. And you know, the third one, why we need to stay, you will not miss God's amazing power. When Jesus said, let's go to the other side, yung sinabi ni Pablo, huwag kayong tatanong, don't abandon the ship, stay in the ship. And you know, they were able to go to the other side. Sa chapter 28 ng Acts, napunta sila sa Malta, isang maliit na isla. Maliit na isla man yun, maliit na lugar, pero doon ipinamalas ng Diyos yung great miracle. Ano yung mga amazing power? Di ba naalala nyo? May viper, makamantag na ahas, tinuklaw si Pablo! Sabi ng mga taga-Malta, grabe itong tao to. Nakaligtas ka doon sa bagyo doon sa barko, pero dito dramatin mo yung kamantag ng ano, ng ahas. Pero sabi ni Pablo, ahas, pinanda lang. Sabi ng mga taga-Malta, 45 minutes, babulag tayo. Hindi, mga 30 minutes lang. Nung makita nila, na wala nang nangyari kay Pablo, nung muna sabi niya, salbahe talaga itong taong ito eh, hindi nakaligtas eh. Pero nung makita nila, nung wala nangyari kay Pablo, halos lumuhod sila sa harapan ni Pablo at sa bahay si Pablo. Diyos siya! Diba? Pero hindi pala, parang may problema pala doon. Kung ba't sila pinarakit niyo sa maliit ng business na Malta? Dahil isa sa pinuno nila, nagsasuffer ng dysenteria. You know, the infection in the intestines? Payat na, siguro. Ano siya, nag-LBM na siya, wala na siyang lakas. Kalain nyo? Sinagupan nila Pablo yung bagyo just to reach Malta para lang makita at mawitness sa maraming tao na iba si Pablo at siya ay kasama ng Diyos. Dahil nung pinanalangin ni Pablo, biglang gumaling yung pinuno nila at doon sinamba nila ang ating Panginoon. Amen! Kung ikaw, bigla kang tumalon, iyan ang malaki mong malulis. Yung God's amazing power in your life. Amen? At alam ko sa buhay natin, this coming this year, 2022, hindi ito ang panahon para magkaroon tayo ng puso na nag-aalinlangan sa Diyos.
Hindi ito ang taon para umayaw tayo at bitawan natin si Lord. Ito ang panahon na lalo tayong kakapit kay Lord para manaranasan natin yung God's amazing power in our lives. Amen! Hallelujah! There is more! There's greater things that is in store for us. May nakalaan ng mabuting bagay sa atin. Just hold on and stay in the ship. Magkatatanong. Kahit marami kang rason, marami kang excuse, marami kang rights para bumigay, wow, tanungin mo muna si Lord. Amen. Just pay. Dahil may purpose sa'yo si Lord dyan. Malay mo, para ma-witness mo, ikaw ang maging witness sa lugar na yun. Mag-evangelize ka at makita mo kung paano papagawin ni Lord yung mga tao doon sa opisina nyo, sa trabaho nyo. God's purpose. Yan ang purpose sa'yo. At sa pamilya mo, huwag kang bibigay. Kasi kung ikaw lang pananampalataya sa pamilya mo at ikaw pang bibigay, survive. Yes, this pandemic season, we all face the same storm. Pero tandaan natin, ibang pagkasama natin si Lord. We will make it on the other side because God is on our side. Amen! Hallelujah! Sige tayo po lahat. Hallelujah. Oh, Jesus. The devil has given you. Maraming binabalandra sa harapan mo at ang Diablo. Para ikaw ay bumigay at tumanong sa iyong bangka. But, katulad ni Pablo, kinausap siya ni Lord, Pablo, mag-testify ka ba eh. That's our calling, testify to the witness of God. Usa ka tinanin ni Lord, manatili ka dyan. Stay planted, stay committed, so that you will be rooted. Hindi ka lalago kapatid, pagpalipat-lipat ka. God, if you want to grow up, you must first go down. Hallelujah. Na kahit anong bagyo na dumating sa iyo, hindi ka bibigay dahil matatag ang iyong pundasyon. At even the proofs ay makikita sa buhay mo. At alam nila, alam ng tao, tama ang pundasyon ng tao ito. And the right foundation is our God and His Word. Come on, let us worship the Lord. Kung man ang pinagdadaanan mo ngayon kapatid, God is saying to you, just stay. Manatili ka sa liwanag ng ating Panginoon. Hallelujah. This is the time. Just sing the Lord whatever you have in your hearts right now. Ano man ang bigat mo kapatid? Ang manatili sa liwanag ng kataas-taasang Diyos ay patuloy na ikukumpli at iikaw. Hallelujah! God wants you to stay!
thank you so much for giving us this privilege to hear your words, oh God, the message for today. Alam ko, Lord, na meron dito sa aming kalagitnaan. They were tempted to abandon the ship. Dahil, Lord, sa maraming kadahilanan, nakala nila, Panginoon, na sobra na ang bagyo na kanilang pinagdadaanan. Pero, Lord, let me be reminded, oh God, that you have given us the weight-carrying ability. Anong ilamang kabilidad ang ibinigay mo sa amin? Higit sa lahat, it is your power, O God, that is within us. Na sinabi mo, Panginoon, yung kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay, ay yun din yung kapangyarihan na meron sa amin, Panginoon, ang pinagkalob mo. And there's no way, O God, that the devil will make us out. And we will continue to declare, we are here to stay because we know that we are called to do this. Na ano man ang nakikita namin sa aming harapan, ano man yung mga nakaka-offend sa amin, Lord, hindi namin ayan ang ugali ng boss namin, ugali ng asawa namin, ugali ng anak namin, ugali ng ibang tao sa paligid namin. Ang siya magiging dahilan para bumitaw at para umalis sa baka na aming sinasakyan. We will not allow that, O Lord. Because we know, Lord, kung saan mo kami kinanim, that's the best place for us to grow deeper with our roots. Dahil pag yung mga tao na hindi ka ibig-ibig, eh pwede mo rin gamitin para sa amin. Just like with Joseph. Lord, sinabi niya sa kanya mga kapatid, yes, you meant it for evil, but God turned it for good. Message today. Kung nakikita mo na hindi maayos, maganda ang nangyayari sa paligid mo at sa mga tao na nakapaligid sa iyo, God has the power to turn it into good para sa iyo. Lumalit ka, tumatak ka, para gusto ni Lord, you will make it on the other side. Kapatid, may inianda sa iyo si Lord to the other side. God wants you to experience and God wants you to witness His amazing power in your life. Huwag kang tatalon agad. Huwag kang alis. Just hold on and stay in the boat. And minsan pa, sabay natin ang Panginoon. Hallelujah! Stay. Salamat, Panginoon.
take away.